Kayo nagbaba ng bitana ng angas na ito. Mainit na siya. Ano tawag sa'yo? O, ano tawag sa'yo? Ano tawag sa'yo? Sa'yo pa palit ka? Purporma! Kanina ka pa dapat sumapa ka sa sapakin. Purporma lang ganyan. Kaya mo? Hindi kita pinapormahan. Sir, kunting bagay lang yan siya. Hindi! Video mo na. Kayo matapang, kayo ng git-git. O, hindi kayo ng git-git. Naka-video kayo, kayo na umarang sa amin. Kayo umarang sa amin. Baka sa pakinggan pa naman ah. Baka sa pakinggan. Huwag mo mabahin pa. Oo na. Oo na, mananap ka? Hindi, baka? Kaya ako. Ito naman ang pahayag ni Paulo Rovales sa mga nangyari. Basahin natin ang kanyang post. "We came from doctor's checkup and heard baby P's heartbeat. It was a good day. And we decided that before going home, to drop by the fish store. On the way driving along BF Resort, drive there was a one-lane park. We were cut by a red Honda Civic car plate number NAQ7665. We didn't mind it since we know some drivers don't know real driving etiquette.
We stayed on the lane going right and on a signal light headed on the right direction before Casimiro and the red car cut us again and stopped in front and signaled turning left. But he went on the right lane yet he's going left. There were two cars in front of the red car and he still wants to cut them both. Nagbusina kami and we turned left instead because we were stuck there. Both of us got annoyed. That isn't normal, kabastusan na yun. Binaba namin window and asked, anong problema mo? Ilang beses ka na mag-cut? We added, nasa tamang lane pa kami pa kanan. The driver of the red car replied, bakit di ka pwedeng i-cut? Di ka pwedeng i-cut? Anong problema mo? And then we maneuvered to the left road side going to Casimiro, took a video of his plate number and went to the guardhouse and reported him. The guys from the red car were taking videos. We said, pambabastos yung ginawa nila. Road ethics lang yan. We even said, pumunta tayo sa presinto para matapos to. He didn't even bother apologizing, just saying na kami ang nauna. Paano ka mauuna, Mangkat? Nasa tamang lane kami. Driver ako. Walang bastusan sa kalsada. Di kami puro salita at puro yabang. Thanks, Carbrasser, for posting this video. One-sided tong video. Sana binigyan nyo rin si JM Lim, aka Popoy, kung paano din siya magsalita sa amin at kung paano siya mag-drive. Bago kayo mag-post at mag-comment, alamin niyo muna ang storya. Ang video na to, one-sided lang. Ito naman ang sagot ni JM Lim sa post na yun ni Polo Ravales. Tara, basahin natin. Oh bro, anong one-sided? Unang-una, kayo mag-video, sana inilabas nyo. Kasi kayo nagpahinto sa amin. Sino ba ang una nag-take ng camera? Kayo, di ba? Bakit hindi mo ilalabas? Nasa two lanes tayo. Anong pwesto mo sa kalye? Nasa gitna. Try mo hingin yung record ng CCTV. Ayaw mo talaga akong paunahin. Mainit ka. Buntis asawa mo, tapos ganyan ka umasta. Harangin mo kami sabay lapit sa akin. Tanong ng ano, ano? What kung pinalusot mo kami? Sana di ko pinost video kasi talaga atang dinurga tinapakan ng pagkalalaki mo nang maunahan ka. Sa'yo ba yung BF? Oo, reported sa guard. Tama bang ginawa mong binak mo lane at ang dami mong dinamay sa traffic na ginawa mo? Wala naman akong planong bumaba. Napilitan na ako dahil sa sabi mong ano-ano. Pwede naman niyang hingin replay ng CCTV. Siya lang naman mainit, naghahamon. Hindi naman kami nagkatamaan. Busina siya ng busina. Buntis kasama pero balasubas mag-drive. Parang kanya kalye. Ayaw niyang kudin replay ng CCTV sa area kasi mapapahiya siya. Kasingitan lang naman siya kaya siya nagalit. Kasama asawa niyang palingkera. Naturing ang artista tapos napakayabang. Mayabang din ako. Kaso di ako nananakit ng una. Kasi siya lang ang galit dahil nasingitan.